Hi everyone, welcome back again to my channel. Kung ikaw na maribaguhan lang, please don't forget to like, to subscribe, and click that notification bell para masundan nyo pa ang susunod kong mga videos. Bago ang lahat, i-flex ko lang ito kasi love na love ko siya. And hindi ako nagsisisi na binili ko siya. Ito, Gandara, di ba? Yan, ang ganda. Sobra, ang ganda niya. Yan po ay 21 karat fake. Today's topic po is all about bashing and criticizing. Ano yung pagkaiba ng dalawa? Kasi nga lately na-experience ko or binabash po ako na sa tingin ko is hindi po siya makatarungan. It was completely misunderstood kasi siguro masyado lang silang busy or natitaken for granted nila kung ano yung pagkaiba ng criticizing at saka bashing. So panoorin nyo ang video na ito at para na rin maunawaan nyo kung ano or alin doon ang tinatawag na bash or aling doon ang tinatawag na criticizing. Kasi iniisip kasi natin kaagad kapag may nagko-comment ng medyo hindi maganda or hindi inaano yung video mo is tingin natin binabash na tayo. Hindi natin na-realize na it was a form of criticizing na which may help us para i-correct kung ano yung mga lapses or may mga mali sa ating mga pinagagawa kasi hindi naman tayo perfect eh. Met nyo ang video ko today, halina kayong samahan nyo ako hanggang sa matapos ang video pong ito. Dahil po sa nangyayari sa akin at this fast few days, it made me realize na gumawa ng content na ganito. Kasi sa tingin ko mukhang marami atang hindi masyadong nauunawaan kung ano yung ibig sabihin ng bashing at saka criticizing or kung ano yung pagkaiba ng dalawa, kung ano yung naidudulot nun sa atin. Una, ano nga ba ang tinatawag nating bashing? Ang bashing po is referring to someone who is violent to a particular type of a person or someone who is unfairly critical of a particular type of a person. So ano po ba yung ibig sabihin ng critical type? Ito po yung mga tao, yung klaseng tao na who make rude comment or the one na nagjudge sa ating mga decision and yung mga tao na walang magawang maganda or walang masasabing maganda sa kapwa, yan po ang tinatawag na critical type of a person. Ano po ba yung ibig sabihin ng criticism or criticizing? Ang criticism po is an expression of disapproval of someone or something only the basis of a perceived fault or mistakes. Criticism is also an evaluative or a corrective exercise that can occur in any human life. Diba ang layo talaga ang laking pagkaiba nilang dalawa? While bashing is described as a verbal abuse and harsh public criticism. Para medyo maliwanagan kayo kung ano yung pagkaiba ng dalawa, magbibigay po ako sa inyo ng example. Para mas lalo nyo pang maunawaan, nilawakan ko pa po yung pagre-research ko para mas makapagbigay ako sa inyo ng accurate na maunawaan nyo, kumbaga, maliwanagan nyo kung ano yung talagang pagkaiba sa dalawa. So, ang mga samples to both, ito yung mga samples ng simple criticizing. Like for example, ang yung kaibigan is nakikita mo nakalabas na yung kulangot dito. Siyempre, ayaw na ayaw mo na may makakita pa sa kanyang iba at mapapahiya siya or may insult or something like that. You need to tell her, di ba, or him na merong kulangot na nakalabas sa kanyang ilong. Kasi kung if you really care that person, talagang i-criticize mo kung ano yung mali, kung ano yung hindi maganda para naman hindi siya mapansin ng iba. Yan ang pinaka-basic or pinaka-simple example ng criticism or criticizing. Yung mga samples naman sa bashing, it's a pretty obvious yung pagsabihan ka na ang pangit mo, tangina mo, para kang tanga, wala kang kwenta. Yun yung mga linyang yun napaka intense, napaka harsh, yung mga abusing. Yun yung mga example ng mga tinatawag na bashing, like what you have done to me. At para mas malinaw sa inyo, nagre-research pa ako at naghahanap, nagkokolik ako ng mga opinion, kumbaga, or mga sagot ng mga needs. So watch this. Constructive criticism is giving some idea while bashing is cursing the idea. The aim of constructive criticism is to point out what needs to be changed or altered for improvement. Bashing is speaking in unreasonable absolutes.
Constructive criticism is there to construct a new one, to polish an undesirable event, to frame a better new from an after. Bashing is a destructive, impolite of giving words and suggestion just to place himself better than the others. It is constructive if there is a profound understanding with the issue. It indicates why you come up with that opinion and how the problem will be worked out. Bashing just supplies the negative things without a valid reason behind. The difference of constructive criticism and bashing is that the first idea helps you know what are your strengths and, of course, the flaws that you need to improve or change next time, while the second notion talks about attacking an idea negatively without basis. To sum all the ideas up, there is a world of difference between the two, and it takes an intellectual eye to determine their opposing side. It does mean that you put forward a negative statement, you are automatically bashing. Sometimes it takes painful words for us to change our ways. Whatever fuels us to share our opinions, let us never forget to carefully examine our intent first before posting it online. Now, sana malinaw na po sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng criticism at saka bashing. Kasi nga, lagi nyo kasi or sa inyo na nagbabash sa akin intentionally. Tumatanggap po ako ng pagkakamali ko actually. Kasi hindi na po bago sa akin yan. Marami akong video na nagkakaroon ng hindi ko naman tinitake yun as bashing kasi nga it's more like kinukorrect nila, which is good for me kasi nai-improve po yung sarili ko na next time kailangan mag-ingat ako na hindi nila mapapansin, hindi nila mababash kasi hindi naman kasi ako someone na nagre-rely on a group. Baga gumagawa lang po ako ng video and just post it. At natutuwa ako na may pumapasok na mga nag-criticize sa video ko, at least alam ko na may nanonood. Ano yung totoong nanonood talaga na yung mga viewers, kumbaga yung totoong viewers, hindi yung viewers for benefits, kumbaga. Kaya sweetheart, ayusin mo. Ang ginawa ko sa'yo, it's just pure criticizing. Kasi ramdam ko po kung paano ang feeling ng mababash, yung totoong basher ha. Hindi yung binabash ka dahil you did something wrong for them, for her, for him. Hindi. Ramdam kita kasi nga kapwa vlogger tayo. So, it's normal lang po na mag-comment or mag-react ako dun sa video mo kasi that time I was really having a hard time to figure out what was wrong kasi nga nag-fluctuate nga yung subs ko and I have no idea kung bakit, and then ayun, nakikita ko nga sa news feeds ng Facebook ko kasi nga I was a member of your page before, tapos kinikick out niyo ako. Actually, nakikita ko lang siya dumaan sa feeds ko, and I was really curious kaya ko siya binuksan, and I was expecting something na may makukuha akong information makumbaga kasi nga nakalagay kasi doon sa title mo eh. So I was expecting something new, and then na-disappoint talaga ako sa totoo lang kaya ako nagko-comment kasi I find it like yung video mo ito ha, don't take it as a mali, or don't take it seriously, huwag mong dibdibin. Sinasabi ko lang to as opinion, as viewers mo. Kumbaga, I find it like, ano lang kasi, yung parang ano lang na paano uminom ng tubig, or paano lumunok ng pagkain, which is normal. Yung kasi yung pinapanood ko yung videos mo. It's more like, walang bago eh. Normal lang po kasi yung unsabing. Kasi nga, diba, hanggang 2,000 lang po yung subscription natin. And if you are aiming for more, natural na mag-a-unsub ka kasi nga hindi ka na makapag-subscribe. Eh, yun lang naman ang kalakaran eh. When you get a sub, kailangan you will return something for them para umangat yung ano mo. So, if you reach the 2,000 subscription, hindi ka na pwede makapag-dikit, diba? So, you need to unsub. So, yun yung ibig kong sabihin doon eh, na kailangan lawakan mo pa, mag-research ka pa. Kasi it's normal. It's normal. Tapos sasabihin mo na yung content na ano ba yun? Yung something na they don't like your content. Actually, nagka-canvas po ako ng mga literally viewers. And I was like asking them if you were on a YouTube and you see
and you see something, some videos na you don't like the content, what would you do? And normally ito yung mga sagot na they will just ignore or dislike. And nung tinatanong ko po na was it a possibility na mag-unsub kayo, then maybe siguro, but kung ang mga viewers naman is hindi nakapag-subscribe sa you, they usually ignore kung hindi nila gusto yung content. So malayo eh. So normal lang talaga na mag-re-react ko sa video mo. It's not like bashing. I am commenting para i-improve mo yung videos mo. Because I care. Kasi kapwa tayo vlogger. Sana naunawaan mo yun. Hindi yung iniisip mo na binabash na kita kagad. Which you have always always claimed na binabash kita. Inunahan kong i-bash yung mga idol niyo or something like that. I am clean. Hindi ko po siya binabash. And if you have those screenshot, mas maganda. And i-ano nyo, i-re-research nyo. At tingnan nyo mabuti kung aling doon. Which part ang sinasabi niyong binabash ko. So I hope guys na may natutunan naman kayong bago or I don't know if it's bago. I hope na may nakakuha kayong lesson or something sa video ko today. And until next video, thank you for watching.